So mga tol, magandang balita po para sa ating mga Pinoy boxing fans sapagkat sa kakatapos lang po ng laban ng kababayan natin sa bansang Kazakhstan na si Adrian Lerasan na lumalaban sa bantamweight division. Panalo po siya mga tol, tinalo niya ang Kazakhstan fighter na si Samat Sitibayev via split decision. Dahil dyan mga tol, umabanti na ngayon ang record ni Adrian Lerasan sa 14 wins and 6 losses. Nakalasap naman ang unang pagkatalo sa professional boxing career itong si Samat. Bumagsak ang record sa 6 wins and 1 loss. Samantala, panalo naman po si IBO Super Middleweight World Champion na si Oslis Iglesias ng Cuba. Sa laban niya kahapon na ginanap sa Canada, nangisay po sa first round ang kalaban niyang si Evgeny nang tamaan niya ng right hook. Parang ganyan na ganyan po ang nangyari kay Fernando Munchel nang tamaan ni Dunayre ng left hook kung saan nangisay din ito. Napanatili po ni Oslis Iglesias ang kanyang IBO Super Middleweight belt. Umabanti na ang record sa 11-0 with 10 knockouts. Uubra kaya ito kay Canelo Alvarez kung sakaling makakalaban niya si Canelo sa Super Middleweight? Sa kabilang banda naman mga tol, talo naman po ang Pinoy na lumaban sa California, USA. Sa kakatapos lang din po ng laban ni Jonathan Alcacen, tinalo po siya ng undefeated na si Alexander Gochi. Dalawang beses bumagsak ang Pinoy sa first round, kaya nakuha ni Alexander ang panalo via first round knockout. Umabanti na ngayon ang record ni Alexander Gochi sa 5 wins, no losses with 5 knockouts. Habang bumagsak naman ang record ni Almasen sa 7 wins, 11 losses and 3 draws with 2 knockouts. Sa ibang banda naman mga tol, marami po ang nagsasabi na parehong malakas itong si Casimero at Inoue. Kaya kung magkakatapat umano ang dalawa, tiyak na unahan daw kung sino ang makapagpatama na maganda sa kanilang dalawa. At meron daw talagang babagsak. So hindi po natin mapagkakaila na parehas talagang malakas ang dalawa. Batay kasi sa mga test na isinagawa nila sa punching machine, lumalabas na mabigat talaga ang kamao nila. Si Inoue, noong subukan sa isang TV show kung gaano kalakas ang suntok niya, umiskor nga po ito ng 124 kilograms. Halos mahigit 2 sakong bigas nga po ang bigat ng suntok ni Inoue. Kaya pala kapag tinamaan ka ni Inoue mga tol, talagang babagsak ka. Habang si Casimero naman mga tol, noong subukan niya ang lakas niya sa isang punching machine, umiskor naman siya ng 900 plus sa 3 subok niya. So parang kasing lakas nga din po sumuntok ni Casimero itong si Jarbonta Tank Davis. Dahil noong subukan din ni Tank Davis na sumuntok sa punching machine, umiskor din ito ng 900 plus. Pero hindi natin maikukumpara ang lakas ng suntok ni Inoue at Casimero dahil magkaibang machine ang ginamit nila. Kung ikukumpara naman po natin ang lakas ni Inoue sa lakas ni Manny Pacquiao, eh mas dihamak na mas malakas po ang suntok ni Manny Pacquiao. Dahil noong itry naman ni Manny Pacquiao ang lakas ng suntok niya, 806 pounds po ang bigat ng suntok ni Pacquiao. Kung i-convert po yan sa kilograms, lumalabas na 365 kilograms po ang bigat ng kamao ni Pacquiao. Mas mabigat kay Inoue na 124 kilograms lang. So ibig sabihin mga tol, mas malakas pa ang suntok ni Manny Pacquiao kesa kay The Monster na Naoya Inoue.